Hello, good morning mga lalag, mga bayots. Once again, magandang hapon Pilipinas, Luzon and Visayas, Mindanao, sa mga kapwa Dabawinyo, Dabaw Region, Mong Mindanao, sa lahat ng mga Bisaya around the world, magandang hapon sa inyo dyan or magandang umaga. At sa mga kapwa ko din po, FWs around the world, hello, good morning sa inyong lahat, mega love shout out. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. So yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga vayots, abay, ang tindi ng regalo ni Maharlika sa birthday ni ng ating first lady ko, Kakliza Aranita Marcos. Inilabas niya na ang mag-asawang ito ay You're the king and queen. O, hindi hearts ha, pugo. Mga lalabs, mga vayots. Kaya yan eh. Yung sabi ni Bongbong Marcos dun sa sunan niya, starting nung araw na yun, July 22, lahat ng mga pugo hub sa Pilipinas ban na daw. Pero hanggang ngayon, wala tayong nababalitaan na kung anong artikel, anong batas, anong kurungan, ano yun, na mayroon na bang inilabas ang Congress or ang Senador, ang Malacanang. Wala. Walang utos. Walang order. So, chismis, ang nangyari pa, pinalayas pa nila si Alice Goo. Pinalayas pa. Tapos, nagtapang-tapangan si Bongbong Marcos kahapon sa kanyang interview. Tutugisin daw si Alice Goo. Bakit? Kailangan si Alice Goo. Pang ano kasi yun eh, si Alice Goo. Pang tapal sa mga kabulastugan at kapalpakan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi lang sa pagmahal ng bilihin, pagtaas ng presyo ng pagkain, or bilhin na nga, pamasahe, bill, mga bayarang bills like tubig, kuryente, at kung ano-ano pa, kawalan ng trabaho, tumaas ang bilang ng mga taong isang bisis, dalawang bisis na lang kumakain, tapos yung ulam, asin, or tubig na lang, or toyo, mantika, paswirtihan. Tapos, dito sa korupsyon na tagaliig, isa na dyan, yung budget ng 2024, ubos na kalahating taon pa lang ng taon ng 2024. Wala ng budget. Inubos ni Limas, ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. At binalak pa kunin yung 90 billion pesos na pira ng mga PhilHealth contributors or PhilHealth members. Tapos, nung bagyong Karina na dumaan lang, dahil wala nang maipamigay na pira, dahil inubos na ni Limas ng magpinsang Marcos at Romualdez, sabi diba ni Recto, mangungutang sila ng 500 million sa Amerika, sa bank, sa World Bank. O, tingnan mo. Tapos ngayon, ito, pugo. Ginawa si Alice Goo, pantapal doon. Alice Goo, mga Duterte, Pastor Kiboloy. Dahil dyan sa one, mahigit kulang-kulang 2 trillion na flood control ni Bongbong Marcos in 2 years na wala talagang nangyari. Hindi pa nga natin na-vlog, no? Yung mga gumuho doon na flood control doon sa isang kongresista na dating PDP. Dahil sa sobrang pagnanakaw sa pira ng taong bayan, kumpanya niya ang gumawa ng flood control sa kanyang lugar sa Pampanga, ayun, gumuho. Mayroon pa yung isa sa Cavite, di ba? Binlog ko na yan eh. So, gagawan po natin yan ng video, no, ng comment. So, pero dito muna tayo ngayon kay Lisa at Bongbong Marcos na sinabi ni Maharlika na sila ang hari at reyna ng pugo. Ang reyna at hari ng pugo, walang iba kundi si Bangag Jr. at ang kanyang asawang Adictos Benedictos. Lahat na, name it, rolled into one nga, sabi ko. So itong litratong ito, mga kababayan, pakipakita dun sa Facebook. Itong litratong ito, medyo malabo lang ilalayo kong ganyan. Alright? Pero explain ko sa inyo. Mag-download nyo ito ng malinaw doon sa Facebook page. Okay? Ito yung ating regalo, pasabog. Sa picture na ito, mga palangga, okay, nasa gitna, it ahas. Pakita natin si Ahas, ito lang. So, doon tayo, no? Basta malinaw ang sinabi ni Maharlika na ang reyna ng Pogo ay walang iba kundi
yung ating Pangulong Sabog, Sing Hotero, at ang kanyang penguin at palakang First Lady. Kaya walang mangyayari dito eh. Tandaan ninyo, last year sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, to all hoarders, yung importers, hoarders, and profiteers, your days are numbered. May nangyari ba? Wala. Hindi naman noon na ano-ano yung number one na smuggler na si Michael Ma. Hindi man naimbitahan, hindi na nasa hearing, Congress at Senado, wala. Dahil bakit? Ka-opisina, ka-business partner ni Liza Marcos, ni Martin Araneta, si Michael Ma. Jung-jung-jung-jung-jung, di ba? O, yun. So, wala. So, dito sa picture na pinapa, kita ni Marlika dahil maliit, no? So, dito, punta tayo sa kanyang page, no? So, ito yon sila. So, tingnan ninyo nga ito sa gitna. Yan. Yan si Liza Marcos. Yan, no? Yung katabi niyang babae, nakasulat dito, wife of Rainer Tio. So, yung totoo palang may-ari, mga lalabs, mga vayots ng Pugo sa Purac, Pampanga, ay hindi itong babae na si Cassandra Ong na iniimbestigahan ni Risa Hontiveros, na tuta na rin ngayon ni Bongbong Marcos. Gawan natin yan ng ibang ano, dahil may rason pala kung bakit si Risa Hontiveros ngayon humihimod sa puwet ni Bongbong Marcos at ni Liza. Kasi yun palang kapatid niya at bayaw, brother-in-law niya, nagtatrabaho ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya tingnan ninyo si Risa Hontiveros, hindi nga siya nagkuminto dun sa 20 million na kinain ang ginastos nung suna ni Bongbong Marcos. Bakit di siya nagkuminto? Unang-una, nasa administrasyon ni Bongbong Marcos ang kanyang kapatid, nagtatrabaho, at ang kanyang brother-in-law. Pangalawa, utusan na siya ngayon dahil sa utang na loob, dahil yung kapatid nga niya at brother-in-law. Pangatlo, lumamon si Risa Hontiveros ng onion ring, ng halo-halo, at ng tofu na ginastusan ng 20 million po, tanginan yan. So, hindi si Cassandra Ong. Tapos, dinidiin, di ba ngayon, si Harry Roque para ilehes sila Liza Marcos at si Bongbong Marcos na bilang Harry at Rena ng Pogo. So, isa-isahin natin ha. Basahin ko lang yung mga pangalan ng mga to dahil andyan naman oh. So, yung dito banda, itong nakablo, ang pangalan niya ay si Jethro, na kaibigan ni Bongbong Marcos. Sumunod sa kanya, gagawin ko lang tong thumbnail, no? Si yung tabi niya na pula, si Noel Patrick Prudente, former BOC or Bureau of Custom official. Tapos yung pumangatlo, si Noel Stanislaw, retired general. Ago. Sabi na nga ba, maraming general ngayon na retired na to, pero wala na sa serbisyo, pero may ginagawang illegal? Tanong lang. Friend of BBM. So, yung isa si Jose Maria Ortiga, na ngayon ay PAGCOR Director. Mistiso. So, ibang lahi at may dugong ibang lahi. So, yung katabi ni Liza na umupo, wife of Rainer Tiu. So, may isa pa dito, si Benito Tichico, Special Envoy to China. Ito yung may-ari ng company na Chiri Mobile. No, si Benito Tichico. Kasama yan sila, tatlo yan sila, nila ni Michael Ma na ginawang Special Envoy to China. So, meron dito, yung pangalan ng mga potragis na to, si Rainer Tiu. Kaibigan ni Bongbong Marcos. So, andito din si Bongbong Marcos. So, ito si Cassandra Ong, na may-ari ng Whirlwind Corporation.
na ito yung dinadawit nila ngayon, pilit lang i-oognay, idadawit ang pangalan ni Harry Roque. Where in fact, sabi nga ni Harry Roque, pwede na siyang magiging abogado nito kasi hindi siya kinuha. So ito, Mr. Wo, W-O, Pagcor Owner Purak Pampanga. Ay, nago si Ma'am Shee. Ayan si Ma'am Shee, oh, yung may aro, yun sa gitna. Oh. Andun yung asawa niya, slikod. Oh, yun. Yun yung pinangalanan natin. Ilapit na lang natin, ha. So, ito siya, ha. Itong, sana ba ito? Si Cassandra Ong. Bata pa pala to? Ito, Cassandra Ong, yung may-ari ng Whirlwind Corporation. Bata pa. Pero, gumagawa na ng mga illegal activities. So, ito. Ito pa. Sana ba yung binasa ko kanina? So, dito tayo. So, ayan. Lahat yan. May mga illegal na mga ginagawa sa Pilipinas. At andun, kapikturan yung mag-asawang first family, yung presidente at ang first lady. Ang galing. So, malinaw ah. Sinabi ni Maharlika, birthday gift niya kay Kukak. Inireveal niya na si Kukak at ang ating binotong sabog na presidenteng Singhotero na si Bongbong Marcos, di o mano ay hari at reyna ng mga ilegal na pogo na hindi na nagrenew sa administrasyon ni Bongbong Marcos pero legal sila sa panahon ni Duterte, di ba? Mayigit sila 403 yata yun. Tapos may tax yun. So nung umupo si Bongbong Marcos, parang 26 na lang yata yung nag-renew na legal. The rest, nag-illegal na dahil bakit? According to Third Floor Studio na nagtatrabaho dati sa Malacanang na sinipa ni Liza, eh may vlog sila ngayon, Third Floor Studio, sinasabi na kumukobra. O yan, yun si Marvel. Bakit yan nagpaganda ng ngipin? Parang pang sasali sa Miss Gay Philippines. Yung si yung PNP chip, Marvel. Sino pa? Abalos. Pinangalanan yon at si yung pinaka mataas daw ng House of Representatives, sino ba yon? Martin Romualdez, kumukubra ng 2 to 300 million a week. O, saan yon? Hindi sa kanila. Tapos yung nais lang idiin ngayon si Harry Roque. O, booking sila ngayon dito ni Maharlika. Ang ganda ng regalo ni Maharlika kay Kukak, no? Congrats.